posible nang bumaba sa 60 pesos ang presyo po ng kada kilo ng asukal ngayong Linggo. May ilang supermarkets na rin kasi ang nagsimulang magbenta ng 70 pesos per kilo ng refined sugar. Si Clazel Pardilla sa detalye. Rise and shine, Clazel. Mahalaga kay Aling Lorena ang asukal pangkape nila ng kanyang mister. Kaya nang mag-grocery tig 70 pesos na washed sugar ang kanyang binili. Kasi mas mura na kami ng asawa ko. Talagang 2 times a day talagang nagkakape. So kailangan talaga ng asukal. Sabi ni dating Department of Agriculture Secretary at ngayon Undersecretary Domingo Panganiban, posibleng bumaba hanggang 60 pesos ang presyo ng puting asukal ngayong Linggo kung ilalabas lamang ani ang mga hinord o inipit na supply sa mga bodegang pinasok ng mga otoridad. Sabayan pa ng pagbuhos ng halos 2 milyong sako ng asukal na ipinangako ng malalaking supermarket kay President Ferdinand Marcos Jr. na ibibenta sa halagang 70 pesos kada kilo. Sa supermarket na ito, may nabibili ng 70 pesos per kilo na refined sugar. Isipin mo sa Bulacan lang, 4 na warehouses, mga hanggang 60-65. Makaka-apekto yung presyo ng supermarket over sa mga tienda. Laking tuwa naman ang ilang mamimili. Para sa kapwa nating mga Pilipino, of course, malaki po talaga yung makukuha nilang benefit doon kasi mas makaka-less ng gastos. Naniniwala si Domingo na artificial shortage at price manipulation lamang ang nararanasan kaya't napakamahal ang presyo ng asukal sa merkado. Ang kulang daw ay premium high-grade sugar para sa food and beverage industry. Shortfall para tumaas ang presyo. Ano po yan, sir? 1 peso, 110. 100 pesos, sir. Sa supermarket, pati doon sa mga palengke nga ngayon, 80, 90. So parang price manipulation lang din, sir, yung pagtaas? Hindi, it's a manipulation somewhere. Target ng DA na magsagawa ng malawakang inventaryo ng mga asukal sa mga botega. Sa katapusan naman ng Oktubre, inaasahang mag-angkat ng asukal pero para lamang sa industriya. Clazel Pardilla para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.